Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon mga cadaver cats. Nagbabalik na naman po si AR Reaction Vlog para sa isa namang update patungkol sa mga latest ganap ng TVG and the cadaver cats sa labas at sa loob ng show. Eto na, simulan na po natin. First topic natin for today, eto guys, tama nga yung hula po ng ilan at natin. Kahapon sinabi ko na parang isa sa mga Miss Universe candidate or nanalong Miss Universe ang kanilang guest or import. Kung saan guys, ito po yung isa sa mga papalit pansamantala kay Miles Ocampo, si Arbony Gabriel, na ginulat po ang lahat dito po kanina during the grand opening of Itbulaga ngayong Saturday. Napakasaya lang guys, natuwan-tuwa po yung mga Double Cuts host na nakita po nila personally na nakailang balik na rin naman po si Arbony sa Itbulaga dito sa TV5, pero iba pa rin po yung experience sa mga kasama at mga kalaro mo siya dito po sa Bulaga Olympics. So yung nakausap na rin po siya ni Miles Ocampo through video calls. Nag-video calls po sila habang si Miles ay nasa Kadayawan Festival kanina. So kumbaga guys, nagkaroon po ng bas-bas si Miles Ocampo para po sa kanyang import, pansamantalang pumalit po sa kanya sa Bulaga Olympics. So ito guys, isa sa mga pagkakataon din na nire-request po ng lahat na magkaroon sana ng split screen na ipakita po kung ano po yung nagaganap sa Kadayawan Festival habang nandun si Miles, pero hindi po pinakita. Pero ang masasabi lang natin guys, enjoy lang talaga si Miles Ocampo dyan sa Kadayawan Festival at mag-e-enjoy din po ang mga Double Cuts sa napanood po nila kanina sa Itbulaga. At talagang super saya ng naging Bulaga Olympics. Nandito pa po ang ilan po sa mga moments kanina dyan po sa Bulaga Olympics. Ito po yung isa sa mga nakakatawang reaction mismo nila. So kinuha po natin lahat during the first game, yung sa straw. So grabe guys, ang gaganda ng mga kuha po nila. Sobrang ang intense ng laro po ngayon, especially guys yung import, talagang super game na game si Arbony. Talagang masasabi natin guys, kahit Miss Universe Queen po siya, talagang all out ang kanyang paglalaro mismo dito sa Bulaga Olympics. Grabe guys, nakakatawa na hindi siya KJ, talagang super saya po niyang panoorin dito po sa Bulaga Olympics, na sana maulit po uli na makapag-guest po siya dito. Congratulations sa nanalong team dito po sa Bulaga Olympics. At ang dami nating nakuhang masasayang moments na ikatutuwa po ng lahat. So para po sa episode po na Bulaga Olympics, sa TVJ YouTube channel ay umabot po ng 95,000 views. And pagdating naman po sa TV5 YouTube channel, 35,000 views. At yan po yung isa sa mga maganda po sa araw po na to, dahil sa YouTube channel pa lang po ng TVG at ng TV5, 128,000 na po ang views natin as of Bulaga Olympics segment. Ganyan po katindi ang pag-abang ng tao, lalo na po sa mga fans ni Arbony Gabriel. And especially guys, wala pa po sa Facebook yan. Sa Facebook ay umabot po ng 7.5 views with a total of 15,000. 128 plus 15 is equal to 143,000 views as of today episode, Saturday episode ng Bulaga Olympics. Congratulations, Itbulaga. Sabi po ni Ama Kana Friend, eto guys, isa sa mga komento po niya, nanalo din kami sa stand pan. Ito kasi yung kanina, yung isang update natin na may nanalo nga po sa pa-selfie sa Itbulaga. So nanalo ng stand pan. Sabi niya, nanalo din kami ng stand pan nung nanood sa Itbulaga Studio. Nasa kahon pa din until now, parang wala kaming balak galawin or gamitin. Parang remembrance ba, ganyan. So kasi kapag alam niyong bigay ng TVJ, ang sarap ng i-treasure. Alam niyong ayaw niyong magasgasan yung mga bigay po nila. Alam niyong very important po talaga as part of legit Double Cuts. Ganyan po yung isa sa mga mararamdaman po natin. So parang ayaw niyong masagsag o maluma. So kaya si Ama Kana Friends ay talagang tine-treasure at talagang tinago muna sa kahon itong bigay po at napanalunan po nilang stand pan sa Itbulaga Studio. Especially guys, kanina apat po yung wala, si Main, si Big Soto,
si Joey De Leon at si Miles Ocampo. So, si Main hindi pa rin po nakakabalik po ng Itbulaga dahil nasa vacation pa rin po siya until now. 1 month yata, mahigit yung bakasyon niya. So, and then also si Miles naman nasa Kadayawan. Si Big Soto parang inaasikaso po or parang nagtitaping na rin po siya ng para po sa kanilang ginagawang movie para po sa Metro Manila Film Festival. And si Sir Joey naman po, meron ding other priorities sa labas po ng EB. Kaya ang masasabi lang natin dito, guys, is kahit naman wala po yung apat, is nabibigyan naman po ng chance yung ibang host para po magkaroon ng spotlight. Ito po yung kagandahan kanina sa napansin ko, mag-isa lang po si Karen Ice Troop na nag-host doon po sa part po ng Give Me 5 na kung saan may mga contestant ng pamilya na qualifying round. So may 5 po doon at siya po yung host na naatasan po doon. Napansin ko ang galing na pong mag-host ni Karen. Dati kasi pag nakikita natin siya, nahihiya-hiya pa siyang mag-host, diba? Ngayon nahahasa na siya, guys, diba? Sobrang natutuwa ako sa improvement ni Karen Ice Troop na kaya na siyang maiwang mag-isa as host doon po sa isang portion na kayang-kaya niya ng dalhin. So sobrang natuwa lang po ako talaga at napansin ko yun. Sana napansin niyo rin yung isa sa mga nag-i-improve na si Karen Ice Troop pagdating po sa kanyang hosting career, di ba? Sana magtuloy-tuloy yung kagandahan at mas matuto pa siya dito. And one of this day, magiging main host na po siya. So, umaga guys, mas marami na siyang exposure at masasabi mismo as host. Kagaya po ni Main, ni Miles, ni Ryan, ni Ma'am Alan, ni Tito Vic and Joey, and so much more. Kaya masabi natin guys, galingan pa po ni Karen Ice Troop. Mag-i-improve pa yan hanggang sa tumagal po siya dito po sa Itbulaga. And also guys, so yung nangyari naman po kay Icy Guerra, so pinakita na po ito mismo sa ibang vlogger, pero ang makakita lang natin dito, ang galing po niya. Ang dami niya napaniwala po doon sa comment section. It's a part of their promoting their parang lagi po siyang merong karaoke segment sa kanyang Facebook page. And para po isa lang supportahan po siya sa darating niyang concert. So ito guys, isa sa mga paraan po niya to parang mag-invite ng tao. So ang galing guys, ang galing niya umacting, ang daming napaniwala na broken siya. So, habang kumakanta siya, talagang parang hindi niya kinaya po yung sa mga kinakanta niya. Pero ang maganda lang po dito guys, talagang ang dami pong napaniwala po sa pagkakataon po na yun. Ang daming nag-react, ang dami pong nag-comments, and especially guys, ang galing umacting po ni Icy Guerra. Talagang kuhang-kuha po niya yung friend mong may problema sa pag-ibig o broken na nagiinom, and then especially kumakanta ng broken song. At yun po yung isa sa mga pinakita po niya sa video po na yan, na talagang dalandala niya po pati yung manonood at kasama niya po. Ang galing din umacting yung mga kasama niya po dyan sa video. Grabe guys, super solid ng pag-prank. Parang prank na rin kasi hindi man na-prank yung mga kasama niya po doon, na-prank niya yung mga manonood. Ayan guys, kaya masabi natin, ang galing, good job Miss Icy Guerra. So sa iba pang update, manatili po kayo nakatutok po sa daily updates natin patungkol po sa mga Dabbercats. At ito lang isa sa mga update natin ngayong hapon na to. Thank you guys sa panonood and see you for my next video. Bye guys!